pwede sumasagot. Magandang umaga! Alright, yan. Mga hindi kayo nakakain ha. So ngayon, ako nga pala si Kuya Rachel at meron na pong ikakwento sa inyong napakagandang istorya at totoong nangyari. Ito ha, pakinggan nyo. Ang title ng ating story ngayong umaga nito ay may pinamagatang ang panalangin ni Elsa. Sino ba sa inyo marunong manalangin? Wow, madami! E di tamang-tama itong istorya ninyo dahil makaka-relate kayo sa aming story. Ngayon, itong bida natin na si Elsa, isang araw, makinig kayo ha, galing siya sa kanyang opisina sa May Makati. Sino ba gusto magtrabaho? Anong gusto mong trabaho paglaki? Doctor. Oh, doctor. Very good. Ito, siya ay isang office worker doon sa Makati. Ngayon, masaya na masaya siya kasi tapos na ang kanyang trabaho doon sa Makati. Papauwi na siya papunta ng Las Piñas. Sa Las Piñas siya nakatira si Elsa. Okay. E dito, papauwi na siya, sumakay siya sa isang jeepney. Yung jeepney papuntang Baclaran. Tandaan nyo ah. Sino na bang nakarap sa Baclaran? Marami, di ba? Doon malapit yung Mall of Asia. Pero nung panahon na yun, wala pang Mall of Asia. Jeepney pa lang, okay? So, nung habang nagbayad siya, mamabayad, masaya-masaya siya sa papauwi papuntang Las Piñas. Yun. Nung makarating na siya sa May Baclaran, walang traffic pa noon. Hindi pa traffic. Swabe pa yung ano, mabilis. Mabilis pa yung biyahe. Kaya nung nakarating siya sa May Baclaran, ito na. Sasakay na siya papuntang Cabiasnan. Cabiasnan, okay? E di naglalakad na siya. Nung binuksan niya ang kanyang wallet, alam niyo ba ang kanyang nakita? Ang pera pa nun, pag mga sentimo, malaki pa yun. So meron na lang siyang natinirang 10 centavos sa kanyang wallet. E ang pamasahe, galing Baclaran papuntang Cabiasnan, 10 centavos. At another 10 centavos ang kailangan from Cabiasnan papuntang Las Piñas. So, sakto lang ba ang kanyang pera papauwi? Hindi, di ba? Kailangan niya ng 20 centavos. Ngayon, yung kanyang kasiyahan napalitan na parang medyo nag-worry siya kasi 10 centavos na lang ang kanyang pera na natitira sa kanyang wallet. Ngayon, siyempre, ang ginawa ni Elsa, marunong siyang mag-pray. Kaya nag-pray siya. Ang sabi ni Elsa, nagdasal siya habang naglalakad sa daan, kumukulingin na. Tapos parang uulan na, pumapatak na yung ampon. Habang naglalakad siya, nagdadasal siya na, Panginoon, may 10 centavos na lang na natitira sa aking wallet. Papayagan niyo ba ako na sumakay sa jeepney at bumaba ng hindi nagbabayad sa chuper? Huwag na mag-1, 2, 3 si Elsa? Hindi magbabayad? Mabuti ba yun o masama? Masama, di ba? Hindi magbayad sa jeepney driver. So, kinakabahan na si Elsa kasi malakas na yung ulan eh. Pagkamulat niya ng mata, after niya magdasal, ano nakita? May nakita siyang tubig na dumadaloy sa kanal. At nung pagkatingin niya sa may tubig na dumadaloy, may nakita siyang lumulutang na 10 centavos. Pagkamulat ng kanyang mata. O, ano sa tingin niyo ang mangyayari kay Elsa? Magiging masaya ang malungkot? Magiging masaya dahil kumpleto na ang kanyang pamasahe. Dali-dali niya tinampot ang 10 centavos. Mga ganito ang halaga ngayon. Malaki na yun. Oh, gato ka laki. Hindi, maliit lang yung 10 centavos. Oh, nung nakuha niya, syempre masaya na siya. At doon, masaya siya na nakauwi papuntang CAA Las Piñas. Doon siya. At simula noon, yung kanyang istorya na yun ay nagsisilbing testimony kung gaano ka-effective ang panalangin. Kaya mga bata, habang kayo ay mga bata pa lamang, i-practice na i-practice ang mga panalangin ninyo, ang mga gusto ninyo, ang mga mithingin ninyo sa ating Panginoong Diyos. Basahin natin ang memory verse sa Matthew 7:7. Ask and it shall be given you.
seek, and ye shall find, knock, and it shall be opened unto you. So mga bata, alam niyo na kung gano'ng ka-effective ang prayer, ha? Huwag na huwag kayong magpapabaya, at huwag na huwag ninyo kakalimutan ang pagdarasal. Dahil kung ano man ang inyong mga mitiin, walang imposible sa Diyos kapag inyong pagdarasal ito. May natutunan kayo mga bata, ha? Sabihin niya sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga magulang. Kung hindi pa kayo marunong manalangin, magpaturo kayo sa inyong mga nakakatandang kapatid o mga magulang o mga tita-tito. Okay?